Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano pa pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Alam ko po, itong acidic na ito, ito may kugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa! Hi! Hello! Sandali lang ho, dami kong ligpitin dito. Iniwan ng bata. Good afternoon mga kaibigan, kumusta ho kayo? At syempre pa ngayon ay araw ng Martes, tayo ay magkakahuntahan sa loob ng isang oras at kalahati sa ating palatuntunang BNSP Balita na Serbisyo Pa. Katuwang si Fred Balamala Senior sa ating po namang technical supervisor natin po siya sa technical ngayon, ang ating co-pilot and of course ang ating mga broadcast engineers na nandiyan po sa transmitter, kompleto din po sila at laging nagsasalo sa masarap na pagkain. Buti po sila dun eh. Ah, gandang hapon kila Edmond Langurayan and Company, kila Don Peñapiel, yung mga nandun ho sa gitna ng palaisdaan sa may aming transmitter. Sa news center, katuwang natin dyan si Miss Judith Estrada Larino, isa ho sa mga veterano ng DWIC. Tinatayo pala itong WIC, ang gano'n si Ate Juday. And of course, kasama rin si Paring Fred. At si Asia Mariano, ang ating po namang production coordinator. Sa ating social media ay si Fred, ang ating katuwang din. Dalawang Fred pala kasama natin ngayon, si Fred Santos. Ano? At kayo mga kaibigan, musta na? Ano na ho ang inyong pinagkakaabalahan this very moment? At luluto? Panibagong recipe ng sardinas? Naubos na ba yung sardinas mo, Paring Fred? Naubos na yung sardinas mo? Hindi maubos-ubos? At ako, marami pang lata ng sardinas na wika ngayon naipon. Lata na lang. So, marami yung mga balitang nangyari ngayon maghapon. Of course, bukod dyan sa hearing na ating tinutukan, inaresto yung self-proclaimed billionaire na si Mr. Marcos, si Francis Leo Marcos. Ay, nandiyan pa ba sa NBI? mukhang mag-overnight yata sa NBI. Inaresto siya ho matapos daw sa paglabag sa optometry law. Ba bakit? Sumusukat ba ng sukat ng mata yan? Baka mamalaman ho natin at yung ilan hong mga wika nga natin reklamo sa kanya ngayon ay dumadagsa. At kung nyo maalala, nung una doon may mga expose pa na ilang mga mangingisda rin ang bumigay daw sa kanyang matamis na pananalita. So maraming ganyan mga kaibigan. Ano ho? At pag napag-uusapan ng pera, marami ho ang agad na nasisilaw. Alas 5:40, bago ho sa itlang pa mga karagdagang mga balita ngayong maghapon, definitely ang ating mga Metro Patrol sa pangungunan ni Tata Ray Aragones Abelia. Metro Patrol. Maraming salamat boss Binano at ganyan din sa ating mga tagapakinig. Anyway, unalagay ng trapiko muna ang Ortega, sabi nyo talagang sabi nga matindi ang lagay ng trapiko. Bakat ito hindi naman kaila sa Metro Patrol ay tinignan ang sitwasyon. Bakat itong kabar, Ortega, sabi nyo hindi naman kaila sa'yo sa Edwinino, ano, isang kumbaga, isang kaliwa, isang kanan. Once na ikaw ay mula sa Rizal, ito ang naging problema ng paket ng Kamaynilaan. Talagang overcrowded ang ating mga motorista, patlong na. Siguro yun ito, mga privado, no? At di naman kaila, wala naman tumatakbo mga pang-public utility jeep. At dito naman, ikaw, mula ka naman dito sa Kamaynilaan, bakit ka naman lalabagin siya? Ay masabi naman natin ay talagang plot lamang ang daloy ng mga natural nga sakya sapagkat nga minimintin naman namin sa mga pimpinan dito sa ating nakakapanayam kanina ay pag wala naman mga importanteng lakad at wala pinakikita naman mga dokumento ay kanilang pinapabalik ito, itong mga natural mga motorista, patlo na ito at mga privado at sa gayon nga, mabawasan ang lagay ng trapiko ang mismong kaba ng Ortigas
sabi nyo. Anyway, ito, binibigyan din ng paalala, patrol, na sa mga senior citizen at iba pa na walang quarantine pass, hindi po kayo makakapasok ng anumang mall dito sa Taytay at bayan ng Kaindarasal. Halina, ang media patrol ay nag-monitoring sa dalawang pinakamalaking mall dito sa Kaindarasal, no? Si Edwin, pag wala kayong quarantine pass, lalo na higit sa lahat sa mga senior, sorry lang po yan. Kanina, nasita rin ng isang lidigat, katulad ko po, no? At unang-una, ma-identification naman tayo as far as media. Eh, kaya lang, hindi niya pansin. Kasi gawin yung lidigat, hindi ko nababag din ang pangalan, no? Pero may nakakakilala pa sa akin dito, no? Dito sa isang mall dito, sa Kenta. At kaya lang, eh. Yung tatang, wala sa akin, anong katawagin sa akin, o problem sa akin po yan, eh. Tatang, yan ang sabi. Oo. Bawal ang matatanda. Sabi ko, anak, bawal ang galang. Sagot ko agad. Eh, nakita pala ako ng kasamahan niyang guard, tsaka may police. Eh, nakatingin lang sa akin. Pero, naka-face mask naman ako, number one. So, ma'am, taga-media po ako. Ah, totoo ba yan? Aba, sabi ko, ma'am, bawal ang galang. Si tatari po ako. Sabi ng guard niyang kasama ng lalaki. Doon sa babaeng lady guard. Mabigit yung lady guard, aba. Talagang wala sinisino. Eh, may quarantine pass ka ba? Kasi ko, ma'am, ako po, magandang tanong po. Sabi ko, ma'am, sir, ako po walang quarantine pass, pero ako po, may authority po ako mula sa studio po, at may identification po naman ako. Sabi ng police party, hindi, si tatay, papasokin mo yan. Ilang kumukuha ng balita dito sa buong lalawig na sir. Ay, gawin po ba, sir? Police na yun, tsaka yung kasamang guard na po. Ako po, nagpapasalamat. Ano, kahit ako yung small, ako yung terrible. Opo, opo. Yung edad ko ba naman na ito, sabihin mo pa? Hindi. Concern lang sa iyo, tataray. Concern lang sa iyo. Opo, yes, that's true. Kaya nakita ko rin sa loob, may mga senior naman niya. Tsaka number one dito, ayos sa pamunuan mo ng kwan dito, ng mall manager. Yung number one, naka-face mask ka, papasok, ang social distancing yan. Sabi nga ng may face mask ka, at malagay nga na General Enhanced Community Quarantine ng Lalo Ginagsal. Eh, ito na napupunta ko, Bosing, at talagang, that's walking distance tayo. Talagang penitentiary. It's okay lang sa akin, Bosing, pati ng trabaho natin yan. Anyway, talagang nakita ko talaga, at maraming kababayan tayo. Pero, patuloy sa mga market, wala tayo naging problema. Pero yung mga secondary road na binigyan ng fine toll yung mga tricycle, nakikusat naman, in particular yung mga barangay po natin na panayam na metropole road. Dito lang kasi secondary road, pagdating sa mga pangunahan ng sangan, doon sumasabay sila. Ito nga ang binabalaan ng ating mga imports in particular dito sa may Ortigas, hanggang diyan sa may lugar ng Rizal. Labi niya, no, speaking sa Taytay, tayo pa yung simul sa batas na hindi mo matikita kayo sapagkat may pit na pinagtupad niya sa dalawang bayan, hindi lang sa dalawang bayan, sa buong lalawigan na Rizal, patrol na sa mga residente at sa mga motorista sapagkat kanabad ko nila bus, ulit ko lang ano, ay nilalakad ngayon ang pamunuan ng mga public transport na sila katapano ay makapamasada rito sa mismo kanilang mga ruta sapagkat anong binigyan lamang dito yung mga local patrol na yung mga tricycle na kaya lamang may mga tatawag color coding hindi lahat yan ba 50 kayo hindi pwede lahat yan lalabas 50 hahati po yan at yung tinatawag nga natin kumbaga sa color coding ay may number ka para ka lumabas na sa'yo mapaghanap buhay ka at higit sa lahat para naman magkaroon ng hanap buhay ang walang hanap buhay. So, yun ang nakita natin mga sitwasyon at higit sa lahat ay peaceful naman at walang problema sa PNP ng Metro Patrol. So, ito mula dito sa lalawigin na Rizal, ito ang Metro Patrol tataray, Aragon Sabirin na Gold Champion ng may Tudulakas DWIC. All right. Metro Patrol. Mga kwento ni Tataray Aragona Sabella mula po dyan sa Rizal exclusively and of course kapag ganitong araw at oras definitely sinasamantala yan ating mga Metro Patrollers. They are volunteers na willing na magbigay ng kanilang oras at magkalap ng balita lalong-lalo pa sa kanilang mga locality. Isunod natin si July Pudok. Metro Patrol. May pa lang ngayon na hindi na si July. July, go! Yes, Edwin. Nakabas, Edwin. Alam mo, na-extend na naman kami rito sa Bulacan. Oo. Hanggang 31. Kaya, ayun, yung iba, kasi nagpumasok ng Maynila at yung iba sa Quezon City. Dahil nga sa wala namang transport, no? System. Hindi naman nakabiyahe iba. Kasi nahirapan.
Oo, kaya nga malungkot ka naman iba. Talagang isketsip lang. Talagang tsaga. Nakita ko naman yung mga kababae natin dito. O sa mga tricycle boys at saka mga jeepney driver na ganun doon. Talagang kailangan din nila ng pera dahil nga alos pinapakis na sila, no? Sa kanilang mga bibilin na pagkain para sa kanilang mga pamilya. Pagamat nung nag-open ng May 2016, kung saan ay parang nalabas sa kulungan yung mga tao, nagpuntahan sa May Mall ng SM Sulco. Pero ang dami rin nakabantay doon ng mga pulis at talagang hinigpitan din dahil nga yung tinatawag natin social distancing. Kaya talagang gano'n nga at gagawin na lang yan, talagang sumunod para hindi tayo mabalik ulit. Sabi nga ni Roque, si Secretary Roque sa kulungan ulit. Kaya yun, tiis. At hintay na lang natin kung ano mangyayari na lang si Sir Juan. Kasi marami rin requirements na kailangan na ipakita para makaluwas ka at makapasok sa sabing mga trabaho. Kaila-update mula dito sa Nasay Del Monte City, Bulacan, sa Metro Patrol, Dulay Pudok, Magulat, sa Inchilang Toto, Laka, DWRC. Metro Patrol. Kapatala mula kay July, dako tayo sa kinaroroonan ni Danny Cruz, Metro Patrol pa rin. Danny, anong sitwasyon niya sa lugar mo? Yes, matapos magpatupad na ang pamahalaan ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Nabotas, nabahala ang magkapatid na Tiangco na dumagsa ang mga residente sa lahat ng pamilyang bayan sa lungsod. Sinabi ni Mayor Tiangco na malaki ang kanyang responsibilidad at dapat protektahan niya ang mamamayang Naboteño sa kanilang kalusugan. Dahil dito, ibinalik ang MWF, TTHS, o ito'y tinatawag nilang market scheme o schedule ng mga barangay sa kanilang pamimili. So may araw na mga barangay upang sila'y makapamili. Samantalang ang araw ng Linggo ay total lockdown, isasara ang mga palengke para sa disinfeksyon. Nasa 107 na ang positibo sa COVID-19 sa lungsod ng Nabotas. Ayon pa sa mayor, ilan sa mga pasyente na nagkaroon ng sintomas o positibo sa COVID-19 ay galing sa mga palengke at posible anyang iba'y galing pa sa grocery store. Dahil dito, mahigpit na ipinatutupad ang wearing ng face mask, physical distancing at bawal lumabas ang mga walang quarantine pass, at meron ng ipinatupad na penalty sa mga ito ang sangguniang lungsod ng Nabotas. Samantala, Edwin, maswerte, tuloy-tuloy pa ang bigayan ng pagtanggap ng mga bagong magbibenepisyo sa Social Amelioration Program ng gobyerno. Ito ay sa DSWD. Sinabi ni Tiangco na medyo naantala lang dahil sa pagpapalit ng mga pangalan ng mga Naboteño na dapat at karapat-dapat, at ito yung mga mahihirap na nakatira diyan sa mga depressed area. Sinasabi niya na umabot na sa halos 7 milyon ang isinauli ng mga residenteng mayayaman na may kaya sa buhay sa lungsod ng Nabotas. Yan ang update mula sa lungsod ng Nabotas. Metro Patrol Danny Cruz nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Metro Patrol. Alright, pagkakasunod na report ng ating mga Metro Patroller sa iba't ibang lugar na kanila po namang nasasakupan, at kayo po naman ay nandiyan na rin siguro sa inyong mga tahanan at abala sa inyo po namang mga niluluto, kung meron mang lulutuin, sinigang na sardinas. Sinigang na sardinas. Nakatingin ka na ba doon, Fred Belamala? Sinigang na sardinas. Well, kung ano pa man, mga kaibigan, maraming mga, sabi nga, balitang nakaririnde, pero pag dyan ho tayo nagpatangay, magiging negative ho tayo. Ano? Better yet, hanapin natin yung mga positive news na kahit pa paano ay magpapangiti naman sa atin at magbibigay ng pag-asa. Life is beautiful, wika nga.
Dahil pag yan ho ang nawala sa atin, eh lalo ho tayong wika ngay manghihinawa sa buhay. Much better na tayo ho ay positive sa anumang mga bagay na ating iniisip. Ano ho? So lahat ng ating viewers, mga avid listeners from Japan, USA, Canada, somewhere else, maging sa Spain ay may nakikinig sa atin. Lahat ho sila ay nakatutok na sa atin ngayon, naligit lalo pa sa Saudi Arabia si Karine Braga Bainco and company. Marami ho, mamaya bago tayo magtapos ay babasahin kong lahat ang inyo po namang sasama ko kayo sa credit, ano ho, abang tayo nakakakwentuhan ngayong gabi. So ano ba mga pangunahing issues, mainit na mga balita ay naugnay pa rin po mga kaibigan sa ating mga balik-balita muna sa nalalabing 10 minuto ng oras bago mag-alas 6 ng gabi. Issue. Lahat sa mga pangunahing issue, yung ang ginawang pagdinig ng Senado sa ginagawa ng gobyerno sa COVID-19 pandemic at kinakausap ang lahat ng mga sektor. Nagpasya yung mga senador na bumuo ng Committee of the Whole at kanilang pinangasiwaan yung hybrid inquiry. Ibang mga senador, bagamat absent, hindi sila absent pa sila physically, pero virtually ay naroon sila. Ayan. Isa yan sa mga new normal, mga kaibigan, sa mga trabaho ho ngayon. Actually, dun sa amin po namang tanggapan ay ginagawa na rin po ngayon yan, yung pagpapulong, even though not physically, pero makikita nyo ho ang aming mga katawan sa pamamagitan ng teleconferencing. Eh, bagong teknolohiya na ho yan. Dala namang, hindi sa ayaw nating makita ang isa't isa, bagamat wika ngayon, sabik tayong makita at makaugnayan sa isa't isa, pero kinakailangan pa rin ngayon sa mga panahong ito na explore natin yung mga technology na yan, lalo pat napapanahon din yung ganitong mga epidemya na nangyayari po naman. So, kabilang sa mga nakiisa sa unang araw, no, tinatawag na virtual and physical hearing for the first time in Philippine Congress history. Ayan. Eh, yung ating po namang mga masisipag na mababatas pa rin, pinangunahan ng ating chairperson on emerging and infectious diseases, yung chief implementer si Secretary Carlito Galvez, at si Vince Tison yung yung deputy implementer, at kasama dun sa hearing ay sina Health Secretary Francisco Duque III, si chairperson na siyang ating namang nangunguna dito sa Department of Health. Numaupo si Secretary Duque, napakaraming kontrobersyang mga kinaharap nitong kalihim na ito. Hindi sabi nga natin matatatak na to sa kasaysayan na lahat na yata ng mga pangyayari sa larangan ng usaping pangkalusugan ay involved siya. Ha? May balat na sumita. Salbahe ka, Fred Villamayo. Samantala, kasama din sa mga resource speaker, si na Finance Secretary Carlos Dominguez, si Budget Secretary Wendell Abisado at NEDA Director General Carl Kedrichua. At nakapagbigay sila ng update dun sa nakaatang sa kanilang responsibilidad sa pagharap nga po dyan sa COVID-19 pandemic. Uy, nakakatuwa namang makita na habang nakikinig kayo, nagpapalipat kayo ng mga putol na daliri at saka pusong pula. Ganun pala yun. Ngayon ko lang nakikita kasi siguro natutuwa na rin, naiinip sila, nagpapalipad ng kanilang mga likes and heart, kung anumang emotions meron ho sila ay pinararating sa atin. So sabi nga, virtual reactions ng ating mga nakikinig, pangunahin dyan si Danny Cruz. Ano ho? At magandang hapon din kay Ireneo de la Paz. So marami pa ho mga paksa ng balitang nangyari sa maghapon. Issue. Kailangan daw maglatag na ng sistema, mga kaibigan, yung mga nasa sa larangan ng negosyo, higit lalo pa yung mga pagbabagong mangyayari ngayon, new normal, wika nga, ay dapat nang sabayan natin yan sa simulang pagbubukas ng negosyo. Today ay 50% ng mga tanggapan ay nagbukas, yung ilang mga bangko ay nagbukas na rin. Yung aking isang anak na pumapasok dito sa BDO Ortigas ay hinatid ko pa kanina dahil walang sasakyan.
si Andeng, yung kinakandong-kandong mo araw, nung araw, Fred. Ngayon ay andyan na. At isa sa mga, sabi ngay, nasa credit department ng BDO. Ayun naman ako pautangin. Bawal daw. So, ngayon, kanina, tinex ko, kung uuwi ka na, uuwi na daw siya, nakasabay yata dun sa isang mabait niyang kasama. Alright, so, ito ho mga kaibigan, pagbabalik ng negosyo, hindi naisip ng pamahalaan na 90% ng mga negosyo sa bansa ay micro. Pag sinabi yung micro, maliliit. At walang kakayahan ng maglaan ng mga services na sasakyan o sa kanilang mga kawani. Kaya nga ho medyo pilay. Sa maghapon, inasasiguro ng mga tanggapan na pilay sila sa tauhan dahil nga yung iba hindi nakapasok, ano? At lalo pa yung mga na-lockdown pa rin sa ilang mga lugar na sarado pa rin hanggang ngayon. Ako nga dyan sa Quezon City, particular dyan sa South Triangle, hindi ko alam kung kailan bubuksan yung mga kalsada dyan. Ha? Yung palibot na dyan ng ABS-CBN dyan sa may lugar na yan, magmula sa Mother Ignacia, ang mga scout areas na yan, sarado lahat. Ang madadaanan mo lang ay Tomas Morato para makalabas ka ng Timog, pa-exit na EGSA. Doon lang ang bukas. Pero yung mga side street along Tomas Morato hanggang dyan sa may Mother Ignacia, sarado pa ho lahat, mga kaibigan. Alright, so ilang pa rin ho sa mga karagdagang pang mga malalaking balita sa maghapon. Issue! Ngayon! Yung mga nagtatanong ng ayuda, meron pa ba? Oh, sabi dito kaka, meron pa bang ayuda? Meron pa yata. Mabuti naman at hindi na ibulsa, pero mga may iimbestigang mga barangay chairman, ha? Yung nagbigay ng padala dalawang lata ng sardinas. Pati ba naman yan? Kinamangan kayo ng magaling. Makakatanggap po ng ayuda pa rin daw sa gobyerno yung mga pamilyang hindi nakatanggap ng tulong sa unang tranche o first tranche ng distribution ng Social Amelioration Program. Ito kasi, bakit nagagawa ito ng Pangulong Duterte o ng administrasyon? Kasi ho, nung dumating yung COVID-19 pandemic, ay nagkaroon ng special session, di ba? At naglaan ng special budget para ho dito. Wala naman ito dun sa original budget nung nakalipas na taon o for 2020. Wala ito sa budget planning. Kaya lang ho, nangyari nga ho itong epidemya na ito at marami ang naapektuhan, so kinailangan ng dagdag budget. At magagaling silang kumuwenta, batay siguro sa rekomendasyon din ng DILG, yung mga local government, in-assess kung ilan ang mabibigyan. So lahat ho yun nakalatag. Pero nagtataka nga ho tayo, kaya naging memes nga ho sa FB na magmula sa Pangulo, yung 8,000 bumaba sa lokal na opisyal, nung dumating doon sa recipient, dalawang sardinas at dalawang kilong bigas talang. Bakit ganon? Kaya may hiwaga, may himala. Gagaling sila mga magician yung iba. Pero may in fairness naman, doon sa ilang mga naupo dyan for the sake of public service, ay talagang bukod doon sa pinamimigay, ay talagang wika nga, wala silang itinatago. Nakalatag agad pati yung kanilang auditing. Mm-hmm. May nagtatanong dito yung Francis Leo Marcos daw na namimigay. Nabigyan ka ba nun? Ando, nabuli mo sa NBI. Nasa NBI daw ngayon at mukhang iniimbestigahan. Anyway, marami pa ho mga balita at susubukan din natin makipag-ugnayan sapagkat ngayon ay Martes. Makikipag-ugnayan tayo sa ilang ahensya na may, whether it's private or government. At kasi ho yung Energy Regulatory Commission ay meron hong pasabi dyan po naman sa Manila Electric Company. Ano ho? Dala ho nung pag-aalinlangan, pagka nagugulumihanan yung ating mga kababayan, kung bakit biglang lumobo yung kanilang electricity bill. Ayan, sa gitna ho ng wika nga natin sandamakmak na complain. Mula ho dyan sa ating mga kababayan tinanggap ng ERC, meron yata silang naging kautusan sa Meralco. Mamaya, pag-uusapan natin yan sapagkat magbe-break lang tayo sandali dahil ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas ay punto eksakto alas 6 na ho ng gabi. Balita na serbisyo pa! PWIG! Balita na serbisyo pa! Alright!
At mga kaibigan, 13 minutes past 6 o'clock at gabi na, oh, madilim na. At saan-saan man kayong naroroon, kami ho'y naririto pa rin. Nagbibigay sa inyo ng mga pangunahing pagsanang balita at impormasyon habang kayo nalilibang na tumitig sa aking kagandahang lalaki. Radio matanggap pa. Si Makay Suzuki, sabi nga, stay safe and healthy, kaka. Si Rene Braga Bainco, sabi nga, ano yung sinasabi niya dito, kapred? Salamat na balik na yung aking badges. Pulis ka ba? Gandang hapon, watching here in the Philippines. Uy, pagkalayo nitong si Susan Boylia. Watching here in the Philippines, ha? Si Saida Navarro, sabi niya, gandang hapon po. Si Rene Braga Bainco, sabi niya, kaka Edwin, nasa kotin na yung, ano yun, yung friend ni Igan. Oh, gano. Eh, well, kung may mga dapat panagutan, meron ho yatang nagreklamo. Hindi ako mapakali kung bakit sa dami-dami nang magrereklamo. Ngayon naman nagreklamo yata optometrist. Malabo yata mata nun, eh. Si Mas Briones at saka si Hil Santiago nanonood daw sa Texas. Aba, sa Bungero to. Si Miles Brillantes sa CDO. At itong si Romulo Gabertan, mga kababayan, pag di naman kayo natuto sa lahat ng alituntunin sa pag-iwas sa COVID, ay wanalaang, sabi niya. Kung may katapusan lang ito dito sa ibang bansa natin, lalo na tayong mga senior, listening from Halifax, Canada. Wow! Gandang hapon kay Kajego, uy, bumabate. At Edwin, nakatikim ka na ba ng sinigang na sardinas? Lagyan mo ng talbos. Tama, no? Tama, yung may talbos ng kamoting baging. Sarap nun. Tama, nagkukulay violet yung sabaw. Pag hinigop mo, magkahalo yung lansa ng sardinas at saka yung sabaw. Saka kakakain ng kamay, ano? Na nakakabay. Sarap nun. Pagkakain mo, maghinaw ka lang, huwag ka magsasabon. Habang nanonood ka ng TV o nakikinig ng radyo, inaamoy mo yung sardinas. Talagang halta-halta yung galing sa mahirap, eh. Gandang hapon nga ka Edwin, sabi ni Craig Burne. Oh, buti na lang walang dulo, walang cake yung dulo niya. Ang Burne, eh, pag nalagyan pa ng cake sa dulo, di pangit pakinggan. Saka alam mo na kung saan nakikita yung Burne. Oy, joke lang, ha. Craig, I love you, Craig. Si Merlinda Nietes, gandang hapon kaka Edwin, stay safe always. Ayan. Si Rosita Briones, sabi niya, yung sister ko sa Kabuyaw, 3 kilong bigas lang, walang ayuda. Tricycle driver yung asawa niya, wala ding ayuda. No nga, no? Gusto kong tumulong against COVID-19. Sino kakausapin ko? Salamat po ba? Itong si Jaime Mazezar. Eh kahit yung sinong lokal na opisyal, kung gusto niyo may makarating, hindi kayo nalang magdala. Sandali, at nandyan ho ang media relation officer ng ating po na mga Manila Electric Company. Salamat naman si Mr. Marco Manyalak. Aba, kaano-ano kaya ito ni kumparing Boyong, may lambing sa dulo. Marco, magandang gabi po sa inyo. Marco. Good evening po. Uh-huh. Sabi daw, relative daw po ako ni Boyong. Ganun ba? Taga-Malabon ka ba? Hindi po. Pero yung, hindi po. Sa bagay, malambing ang boses mo, eh. Malambing si Kaboyong, eh. Inaabot ko pa. Awa. Baka nga, sir, baka. Posible. Yes, Marco, medyo lumalalim na, ha? Itong mga reklamo sa inyo, bagamat maganda yung simula natin, nangingiti ka. Pero yes, sana, huwag ka namang mangiti dito sa mga negative comment. Alam mo namang nakararating na ho sa inyo ito. Pero ano po, ba... Dami talagang feedback, sir. Ano bang ginagawa ngayon ng inyong tanggapan? Sapagkat, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, even Energy Regulatory Commission, nagpadala yata sa inyo ng kaukulang mensahe na pinagpapaliwanan kayo dun sa higher bills, sir. Opo. Actually po, nag-statement din kami, we're ready po to comply with if they want to check, probe, or investigate po kung ano yung mga practices namin. Mm. Just as clarification po sa mga listeners nyo, may possibility talaga na medyo higher than usual po yung mga May rates. Para sa mga areas na pwede nang basahan ng meter readers, reflected kasi po yung actual consumption ng May bill, plus yung mga adjustments po sa March and April bills. So remember po, lahat ng April bills at ilang March bills ay actually estimated sila based on average consumption for the past 3 months dahil sa ECQ, naka-lockdown tayo, and in accordance to with the Distribution Services and Open Access Rules or DSOR issued by the ERC mismo, sir. Sinasabi kasi, Marco, parang
pardon me, parang naging insensitive ang Meralco sa sitwasyon na kung saan ang naka-lockdown ng lahat, hindi makagalaw. And all of a sudden, dahil hindi rin kayo makagalaw yun yung mga meter reader, they're expecting na medyo mababa o kundi man merong kaukulang preemptions dun sa higher bill. Pero nagulat sila, triple. Totoo ba yun? Actually, sir, dahil sa estimated average consumption yung ginamit as pinaka-basis or reference for March and April bills, tapos, sir, syempre, naka-lockdown tayo, naka-new normal yung stay at home, work from home. So, tumas talaga yung pagkonsumo ng mga cooling devices tulad ng aircon, electric fan, and yung mga entertainment devices like TV, computer. Yeah, what I'm wondering... Kasi yung karamihan nagko-complain galing sa mga low-income families. Sabi nga na natin yung mga less fortunate na mga nasa slum areas na dahil nga doon sa batas na medyo lahat hindi po pwedeng ipagdamot ang kuryente kahit anong itsura ng bahay mo basta meron kang pambayad at nag-apply ka. Di ba nasa batas yun? Bakit pati daw sila? Meron nasa squatter area, should I say informal settler, sinisingil ng 25,000. Oh. Paano may paliliwanag yun, sir? Okay, one is, may konting caveat, sir. May 4-month installment scheme po para sa mga March and April bills. Walang disconnection hanggang lockdown tayo. And kasi pinagbabatayan nyo kamo yung consumptions. Nagtataka yung ating mga kababayan na lalo na wala namang appliances. Electric pan, TV, radio lang appliances. All of a sudden, sisirit ng ganun, pagkatapos hindi sila maka-complain at yan, ngayon, sinasabi mo na wala akong problema, pero pwede namang magbayad sila ng utay-utay installment. Ba't ko babayaran yun? Hindi nga ako ganun kalaki yung installment ko. Hindi nga ganun kalaki yung kuryente namin. O, diba? Sige po. Actually po, open naman kami, sir, for any questions or concerns. Sa mga nagdududa, sa mga meter reading, we can welcome them sa mga hotlines namin. We have 16211 po, or sa mga social media pages, Facebook and Twitter. You can approach us anytime. Our doors are open 24/7 po, or sa mga business centers, nag-open din kami ng May 7 onwards. So, sa lahat ng mga concerns, feel free to approach us and we can check, double-check kung tama yung mga meter reading sa inyong area. Ayun. So, we will accommodate po lahat ng mga customers na may concerns. Pero yung commitment ninyo na walang mangyayaring putulan, talagang yun itagaman sa bato. Walang mangyayaring putulan. Solid yun, sir. Solid. Promise. Hanggang di nagkakalimutan. Promise. Opo, nahihirapan. Opo. We understand po. And we want to thank our consumers then for being very patient and understanding during this medyo stressful na period. Oh, buti na lang, Marco. Ikaw, nararamdaman mo yung stressful lang. Kasi putting yourself into the shoes of our consumers, siguro mararamdaman mo rin talaga yung ganun, ano? Ako din, sir. Consumer din ako. So, I really feel. Nagulat ka ba? Ano ba bill mo? Magkano ba inabot din? Malaki-laki rin ba? Medyo malaki yung increase, sir. Especially, medyo marami kami sa bahay. So, tumas talaga yung aircon, specifically yung aircon. So, what we found po sa mga research ng Meralco, usually yung mga households na nagsi-6 hours per day before ECQ, nag-triple or double yung consumption nila with just the aircon po. Sabagay, so, kasi yung mga slum areas, napakainit sa loob nun eh. Kahit napakainit, sir. Opo. Record high yung heat index. Nag-spike talaga yung temperature. So, all factors po nag-play. Ayun. All right. So wala itong connection sa ano pa man ang mga Lopez's ba meron pang share sa Meralco at the same time? Maybe we are a MVP group company na po. May konti naman. Ayun. May konti pa rin pero nasa MVP na kayo. All right. So alam mo naman hindi maiiwasan na matanong yan, no? Dami pumapasok dito at nag-co-complain at naiintindihan naman natin. At least tayo parating natin sa inyo. Hindi naman pala kayo, sabi nga natin, hindi insensitive dito sa panawagan ng ating mga... Opo, we always find the way to help the customer. Kahit anong concern regarding mga brownouts, yung mga higher bills, or whatever installment plan we can help them out with. Si Senator Grace po yata, mukhang na-shock din doon sa conclusions na nangyari dito sa bagay na ito. At mukhang may kaukulang
pag dinig din yatang di, ilalatag itong committee ni Senator Grace Mo, kayo ba'y nakahanda dito if ever magpatawag ng Yes po, like we released po yesterday, we're ready for any kind of investigation or discussion or presentation that we have to show. Para ma-prove lang sir that we've been following lahat ng mga guidelines po ng regulator, which is the Energy Regulatory Commission, and yung guidance ng Department of Energy. Totally 100% compliant kami, and masasabi ko lang sir, we've been in the business for more than 100 years and tama naman yung meter reading, yung mga proseso and everything's being followed by the book. Above board lahat sir. But again, we know that medyo stressful yung panahon na to. So again, we also open our doors sa lahat ng mga customer complaints. Galing mo talaga, pinag-aralan mo talaga ang tamang pagsagot. Ha? Business in more than 100 years. Sapagkat nung mga kinakausap ko nung araw dyan, panahon pa nila Dina Lumotan, wala ka pa yata nun dyan. Ay, umabot naman sir, umabot naman ako sa ira ni Ma'am Dina. Pillar yan ng Meralco po. Ayan, haligi talaga, malaking tao yun. Sila pa ba yung mga nandiyan? Sila Tita Tess, andiyan pa rin. Opo. Then, siyempre, si Sir Joe pa rin yung boss ko. Ah, yung mistiso? Yung mistiso? Mabait na tao yan? opo, siyempre. So, regards na lang sa kanila, Marco. At if ever may complain, ano yung pinakamadaling linyang tatawagan sa inyo? Na may sasagot, hindi answering machine ang sasagot. Yeah, okay po. Again, our hotline is 16211. And may mga social media accounts kami, Facebook and Twitter. So, at Meralco. Very easy to find po. So maraming salamat Marco, open ended yung interview natin, baka by tomorrow sila Alex Santos at iba pa natin mga kasama ay may clarify din sa inyo dahil tuloy-tuloy yung tanong ng ating mga kababayan eh, no? Opo, understood po. Thank you Marco. Maraming salamat sir. Alright. Ingat po kayo. Marco Manyalak, mga kaibigan, Media Relation Officer ng Meralco. Ito namang si Alkin Alkintor, nagagalit, hinahay blood. Ha? Sabi niya, nanay niyo, bakit hindi niyo nalang nagbase doon sa previous billing at kailangan niyong i-pick up ang billing nila tapos sasabihin niyo, pre silang magreklamo. Huwag ganun ha. Binabasa ko Alkin, pero pag Paul, huwag natin basahin kasi hindi ka naman naririnig, ako maririnig. Diego, sabi niya, dalawang buwan, hindi tatlo, sila ng grading, yung dating reading, yung kinuha nila, yung January at 15 na reading, doon nila binase. Siyempre, lalaki talaga kung magre-reading sila para sa Mayo kasi yung March at April, ganun din ang binayad, yung reading ng February. Tapos sabi ni Ahmed Senerum, di na nga ang Lopez ang may-ari. Meralco, isa din niya sa ibinigay politika na ho yun eh. Anyway, marami pa hong mga paksayan ng mga balitang tutumbukin natin at mga karagdagang pang impormasyon. Sabi nitong sulat Chinese, sa amin din po sa poblasyon, Bawan, Batangas, lahat ng month of April, lahat dumoble. Galing ano, buti sana kung ayuda yung dumoble. Merlinda Nietes, ayan, nakikinig sa atin at saka si Maria Cahayag Datiles. Alright, mga karagdagan pa hong paksa ng mga balita mamaya sa pagbabalik natin kung may makukuha pa kami ni Asia na ibabahagi sa inyo. Salamat sa inyong pagtutok at patuloy na hindi pagbitaw sa ating program at nakikibahagi po kayo sapagkat kay katuwang namin. Kumbaga, isa kayo sa mga producer ng ating program para ito ay matugunan na natin sapagkat ang programang ito ay may titulong Balita na Servisyo Pa. Babalik kami ni Paring Fred Trippin Standard Time, alas 6:27 ng gabi. Balita na Servisyo Pa. Alright, nasa kalahating oras na lamang ang ating program bago tayo magtapos by 7 at 6:31 this afternoon at gabi na pala, evening na, no? At yung ating mga palagiang taga-subaybay, gitlalo pa, nakikinig sa atin yung aking okasan, si Marini Chuyama, dyan sa Tokyo, sa Verbs. Maraming salamat sa pakikinig. Kanina pa siya sigaw ng sigaw. Sabi niya, Banzai! Banzai! Gusto ko sugurin. Ha? Kuneho! 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 Ano ba? Ba't nagtatawag ng rabbit ito? Ha? Kanina pa ako dito, hindi mo malang ako mabati at nilalagpasan mo ako, sabi ni aking oksan. Oh!
hontun eh, ha? Kukuroy tayo. Samantala, anong masasabi nyo dyan sa pag-aresto ng NBI dyan sa self-declared millionaire, negosyante at sikat sa na YouTube vlogger na si Francis Leo Marcos? Kasi sa latest report, inaresto ng NBI. Anong masasabi nyo dyan? Galit ba kayo? O ano ba ang inyong reaksyon? Sapagkat itong si Francis Leo Marcos lately ay naging YouTube sensation. O, kabatad mo ko lang. Ito na pala sagutin nyo. Bilis ni Fred Santos. Ano? Maya-maya, babasahin mo natin doon sa, kasi nakalagay na ho ito doon sa ating Facebook page na balita na serbisyo pa. Ang haba ng sagot ng ating mga kababayan. Talagang, wika nga natin nag-research siguro ang marami sa kanila. Papasukin muna natin ang ating Metro Patrol ng Bulacan, Louie Angelan. Metro Patrol. Louie, anong update dyan sa locality sa Bulacan? Yes, magandang gabi kaka at dito nga sa bayan ng Ubando ay nagbigyan sila ng kapitahan ng Pan-Pascual Bailon at sa ikalawang araw itong si St. Clair of Avisi at ang ngayong huling araw this May 19 itong kapitan ng Our Lady of Immaculate Conception ng Sulambao na kung saan niya ay itong naging isang paya na pagdiriwang na dati-rati ay sa unang araw pa lamang at patuloy ang mga misa rito pinagayo dahil din sa Santa Clara'ng Pinong-Pino yung kanta na sumayo pa kung gusto mong magkaanak dito sa bayan ng Ubando. Pero ngayon dahil nga din sa pagbabawal ng pagdaraos ng manakyang misa ay pinairaos din ng parokya ng San Pascual de Bailon simple at kahit araw-araw ay dalawang misa sa dada araw ay maidaos din ito sa pamamagitan na lang ng FB Live. Akala ko Santa, akala ko Santa Clara yung patron dyan. Yun nga, ito si Santa Clara ng Assisi. Mm-hmm. Yun ang sinagurian nila yung pangalawang araw. Yun nga yung paghiling. Mm-hmm. Halimbawa, talagang hindi mabintis yung babae. Santa Clara ang Pinong-Pino. Kami yan, 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 eh. Po yan ay yan. Bigyan nyo. Pero nagsayo ka rito, kaka. Bakit asawa hindi hingi? Ha? Ang nakalagay doon sa kantang nakalaki ako, pinangihili sa akin ng tatay ko. Kami po ay bigyan nyo ng asawang labing tatlo. Ako po, dapat pala sinagtaya ko si Bet kanina. Kung iyan ang kanta. Oo nga, yun ah. Si Bet kanina. Yata yun nga, kasa, ay nga si Mayor Eddie Santos ay pumani ka sa parokya at si Father sa Hura Paroko na si Father Berg Ramos na kung saan niya ay huwag gusto lumaan loob dahil nagpapatpad lang mga kapulitan na pagbabawan ng mga pagdalo sa malaki nisa at baka hindi na ipasagpad talaga yung social distancing kung sila ay papayagan na magbisa ng malakihan. May nanonood sa atin si Aling Linda ng Ubando. Ang sabi ni Aling Linda, yan pala si Louie Angeles, napapanood ko sa live streaming nyo. Sumayaw ba siya sa Abando? Oo nga, no? Kaya lumaki siyang. Pagtingin ko, nga, no? Mukhang, oo nga. Bay, yun lang naman tanong ni Aling Linda. Ayan pala si Louie Angeles. Sumayaw ba siya sa Abando? Wala na ako sinabi. Baka ako sa tema punta. Back to you. Right. Nadali ka ng listener mo, taga Ubando, si Aling Linda. Ayan pala kaka, si Kaluwi Angeles. Sumayaw ba siya sa Ubando? Pagtingin ko, oo nga, no? Napagbigyan yung kanyang sayaw. Anyway, sa ating pagbabalik na, of course, ang sagot sa inyong, sa ating poll questions. Y'all ready for this? Narito na ang poll questions for the day. Eh, mainit ng balita, no? Yung pagkaka-aresto dyan kay, kung tawagin nila, FLM, Francis Leo Marcos. At itong si Henry Swing, sabi niya, si FLM provided good humanitarian relief to his own expenses for many Filipinos during this pandemic period. God bless you. Ba?
Mukhang nakatanggap si Ka Henry. Siyempre, yung mga magpapatunay dyan, yung mag-a-attest dyan, yung nakatanggap at wika nga pa, kahit pa paano nakinabang. Sabi naman itong si Marichu Romeo Navarro. Sabi niya, pero sa mga tulong niya noon, di nababalita. Pero ngayon, NBI, dahil namigay siya ng free na salamin, dahil di siya lisensyadong doktor sa mata, marami nag-aabang sa kanya. Mga talangka talaga gusto nilang pabagsakin si FLM. Mabuhay ka, FLM. God bless you always. Yon. Si Jojo Tabulado Tampos. Wala yan ang liit ng kasalanan yan. Kahit ano mangyari, di na magbabagong pagtingin namin sa idol namin. Kita nyo naman. Salute you, Sir Francis Leo Marcos. Inaresto ka dahil sa pagtulong mo sa mga walang kakayanan o di kayang bumili ng salamin sa mata. God bless you, sir. Ayan. Si Pisces Abols. Heto na magandang balita dahil yung namimigay ng napakaraming bigas, wala siya sa headline, pero now, na-aresto. Lahat ng media, andyan, headline nila. Okay, itong media tong eh. Si Rosel Ochel Ravelo. Itong taong ito ang ipinaglalaban, hindi yung ABS-CBN. Ang totoo namang wala itong titulong pansarili lang naman ang iniisip. Kaya siguro panahon na para ipaglaban naman namin ang taong ito na nagmamalasakit sa amin sa gitna ng kahirapan. Huwag si Coco Martin, si Kim Chu, o sino pa mang huwad na nagmamalasakit ko sa bayan. Si Francis ay kakampi mo. So, hindi, kakampi nyo lang. Huwag nyo ko isama. Hindi ko lang kilala yun eh. Baka madami pa tayo yan. Kakampi mo, kakampi ko. Eh, kakampi nyo lang. Ang Diyos ay malalampasan lahat yan. God bless you. Sa iyo po. O baka ako yung nagbabasa lang ng komento dito, banatan din akong Francis Leo Marcos na yan. Eh, kaya naman o, Sus Mari Joseph. Mary D. Corpus, 2005 pa lang, kaso na yan, bakit ngayon lang inaresto? Ehe, alam na this, hashtag crab mentality. Si Henry Quinto, lumabas din sana lahat ng nabigyan niya ng libreng salamin. Noon, ipaglaban siya. I know marami siyang natulungan dyan sa Peña Blanca, Cagayan, dahil isa din yan sa bayang yan ang pinasalaminan niya. Now it's your time naman na suportahan ang taong walang ginawa kundi tumulong sa mamamayan. No? Siguro medyo kaya lang mainit ang marami dito kay Francis Leo Marcos kasi hindi siya gaano gwapo. Oh. Kahit anong damit mo, hindi talaga siya gwapo. Pero kung gwapo ito, siguradong daming, mas lalong daming kakampi dito. No? Pati yung mga magaganda. Baka pati si Osang, sabi ni Osang, kilala ko yan. Naalala mo si Osang. Cyrus Ceres, namigay po siya ng salamin sa mga mahihirap kasi yung mga salamin na ibinebenta, hindi kayang bilhin ng mga mahihirap sa Baguio. Kaya naisip niya na maraming malalabo mata sa Baguio, yun ang ginawa niya na pagtulong. Ngayon, nagagalit yung mga shop doon sa mga mata sa Baguio dahil nalugi sila, walang bumibili. Kaya nag-usap-usap sila, kasuhan si FLM. Dahil katwira nila, di naman lisensyado na doktor sa mata para mag-check at mamigay ng salamin. Pero, para kay FLM, gusto niya lang na tumulong dahil naawa siya. Hindi naman yata sinukatan ng mata, di ba? Ang sabi niya lang, kailangan yung salamin. Ano grado ng mata mo? Siyempre, pag ano, may grado, ibibili natin. Hindi naman siya sumukat eh. Palaruan, Pabi Pabianos. Naku naman kung sino pa yung mabubuting kalooban at nakatutulong sa kapwa Pilipinong mahihirap, ang siya pang kakasuhan nyo. Tulad na lang ni FLM. Malaking na itulong niya sa panahon ng pandemic, COVID-19 yan. Tapos ngayon, huhulihin nyo at kakasuhan? Mga salot kayo sa lipunan. Si Don Roman Tico, dapat ngayon namimigay din siya ng bigas. Kasuhan din na din yung mga traders na nabibigasan dahil libreng ibinibigay niya. Walang kita yung mga negosyante ng bigas. Ayun. O, yung mga negosyante ng bigas, paano nyo kakasuhan? Binibili nga, pinapakayo kayo bigas nyo. Lumibang Ubat, Prion Glass, Prion Checkup, dami na kinabang na taga Baguio dyan sa project niya. Lourdes Villanueva, yan! Yang mga politikong mga kurakot ang may gawa niyan kasi ngayon nakita kung sino ang totoong nakatutulong sa mga tao sa panahon ng kagipitan, lalo sa mga politiko. Oh, lalo na politiko, dyan ako walang sinasabi sa kanya kung tumakbo yan. Ito yan, ito common denominator niyan. Oh, dahil may mga sumisigaw ng tatakbo ang kandidato, ayun yun. Pag kumandidato yan, alam na this, ano. Pero kung hindi ka kandidato at patuloy niya lang gagawin yung ginagawa niya, ba,
Ay, talagang kahanga-hanga. Di ba? Hindi tayo nasasanay sa kasaysayan kasi. Kinakailangan kahit pa paano eh. Nagbabalik kasaysayan din tayo. Higit lalo pa ngayon. Alam niyo naman ang eleksyon sa Pilipinas. Pag natapos ang eleksyon ngayong araw, bukas, kampanyahan na ulit. Ha? Dito, asaka sa Pilipinas lang, may mga politikong hindi naniwalang natalo. Oh. Pag na ang nananalo sa ang politiko sa Pilipinas, ang resulta isang nanalo, isang dinaya. Walang sinasabing natalo ko, 'di ba? Oh, lahat sila naniniwalang natalo. Naku, Sus Maria Jose, bakit ba tayo napunta sa eleksyon? Ito sabi naman ni Heresita Briones, kay Edwin, yung dasal mo sa umaga bago mag-start ang kalambola, nakakakilabot. Eh syempre ako manok, kinikilabutan na bang binabasa namin ni Fred Belal. Nakailang take ba tayo dun parang Fred? Si Homer Tahan Delyusa, sabi niya OA. OA ako? De, thank you. Irasita Briones Dolores Joy Pailaga, hello. Si Luchi Melchor, sabi niya hello Derek, ba? Si Louis Angeles ay kare-report lang na itong si Sulat Hapon na may profile picture na aso watching from Japan. Yan. Si Mikolaj Brodit, never miss your program. Ay, salamat naman po. Ang ganda ng profile ni Mikolaj, nagmamasahe. Sino ba ikaw dito yung nagmamasahe o may namasaheng babae? Yan. Victoria Afos. Parami po siyang matulungan. Yan si Francis Leo Marcos. Yung mga nagre-reklamo, inggit lang po sa kanya. Ba, siguro, yan ang reaction mo. Sana po ay mapanood rin kayo sa TV Plus. Bayabim TV. Ano ba yan? Maria Teresa Nicolas. Sana si Mr. FLM ang tumulong sa mga nasalantaan ng bagyo sa Angat, Bulacan. Yan. O, may nananawagan na. Merlinda Nietes. Salamat sa greetings, kaka. Sa amin po dito sa poblasyon, sabi ng Sulat Hapon, ay lahat ng month of April, lahat doble. Ayan. Tapos, Amelia Ramirez Acopulba. Gandang gabi ka, Edwin. Alright. Si Alkin to nagmumura. Huwag ganyan, masama yun. Wala, uurong dila mo. Samantala, dalawang buwan ang hindi... Tatlo silang nag-reading. Yung dating reading, yung kinuha nila. Yung January, February reading, doon sila binase. Siyempre, lalaki talaga yung magre-reading sila para sa Mayo. Kung yung March at April, ganun din lang binayad sa reading. Magpapatong-patong nga ho yan, eh, no? So, pero, gaya ho ng ating interview, ang sabi ho naman ay, pag-aaralan, di ba parang Fred ang sabi? Pagkakaunawa ko dun sa in-interview natin. Pag-aaralan nila at sooner ay maglalabas sila ng kaukulang wika nga natin pagpapaliwanag hinggil po sa bagay na yan. Alright, Philippine Standard Time, alas 6:45 ng gabi. Balita na, servisyo pa. Thank you parang Fred Belamala Senior. 12 minutes bago sasapit ang 7 o'clock. At kung meron hong positibong bagay na naidulot yung lockdown, ako as far as I noticed sa napapansin ko, dahil nakikita ko gabi-gabi, dyan sa may South Triangle, pagdating ng alas 8, meron ng sirena. Ay, parang multo naman. Parang sirena, mahabang-mahaba. Ibig sabihin, curfew. At pag sinilip mo yung bintana at lalot na sa mataas kang lugar, abay, kagandang tignan. Yung dati bang lumilisaw na parang mga langgam yung mga tao sa kahit saang direksyon? Sa gabi? Gabi na yun, ha? Maliwanag. Tapos ang mga sasakyan, naglisaw na parang mga langgam din, para at kanan. Nga. Sa gabi, makita mo, wala ang linis. Ang ganda nga sa photography. Eh, kukunan ko nga minsan yun. Kasi tinuturuan ako ni Boss Edgar Cabangon ng ano, na yun pala naging hilig niya yung photography. Nakita niya minsan na kinunan ko yung pumipikit na araw eh. Sabi niya, ano ba subject mo? May subject pala yung ganun. Wala, anong subject, sir? Sabi niya, subject ko, ano yung talagang nakakahiligan mong dibuho, nakukunan? Ah, yun pala yun. Eh, yung araw ho, kadalasan. Environment, sabi niya ganun. Nature, yan. Ganun pala yun. Iba naman kasi, bulaklak eh, no? Ang mukha ni Mayor Tessie Bistan ng Plaridel, bulaklak ang pinagkukunan nun. Lagi niyang nililitratuhan. Kanya-kanya. Eh, gusto ko sana ka akong magagandang babae, model. Sabi niya, hindi ka tatagal.
Bakit? May uuwi sa'yo. Ambalusing ka. Dami pa naman nag-a-apply na model. Pwedeng kunan. Anyway, tuloy-tuloy ang ating mga paksa ng mga balita. Ayun, sabi ni Rene Braga Bain ko, Kaka, Edwin, sama ako pag magpapamassage ka. Saan? Nilalaglag niyo ako ha. Hindi magandang biro yan. Galit ako. Nalalaglag ka rin, Ebrang. Huling basa ko na sa komento mo yan. Kala mo. Alright. Sa ilang pa ho mga karagdagang mga paksa na mga balita at atin po namang hinihimay ngayong gabi. At yung pandemic na ating kinakaharap ay hindi pa ho tapos. Abot ang paalala ho ng ating mga kinauukulan hanggang idinideklara na mayroong mga nahahawa sa ibang mga distrito at ibang lugar, please lang, pakiusap natin. Panatilihin na natin yan. Kung ako lang masusunod, tama lang ho siguro yung ginagawa ng ating mga otoridad na sabihin ng parang batas militar. Pero nakakatulog ka ng maayos sa gabi. Nakita nyo mula nung siguro sabi ni Lord, dami ng kasamaan sa mundo. Lalo na pag kumipikit ang araw sa gabi. Andiyan yung mga gimikan, andiyan yung mga kalabit penge, andiyan yung mga babaeng may lipstick na nagkalat sa gabi. Kung ano-ano ng kasamaan ang nangyayari. Tapos sa araw, andiyan yung mga hold-upan. Parang sabi niya, saglit lang, paano ba natin bibiglain dito, ano? Ganun lang, walang imposible, ganun lang. Isipin nyo, doon pa sa mga late kita nagmula yung virus, ano? Pero kung iisipin mo, tawid dagat, buong mundo kumalat, parang napaka-imposible, ano parang Fred? Pero may imposible ba pag dahil ang tayo'y tao, nilalanghap natin hangin, di ba? Nakarating sa lahat ng panig ng mundo, lahat mayroong impeksyon ng COVID-19. So hindi na talagang hindi na maipapaliwanag yan basta-basta kung hindi tayo maniniwala dun sa sabi nga natin mayroong namagitan para tayo tapikin sa balikat. Oy, sumosobra na kayo, ha? Eto yan. O, di lahat natutong magdasal. O, natutong manalangin na kahit nandun sa isang lugar. Sabi nga, ang pananalangin naman ay hindi importanteng ikaw ay nasa bahay dalanginan. Bagamat kailangan natin ng simbahan. Pero ang pananalangin nasa puso natin, ano? Oh, parang tinapik tayong lahat. Pati yung mga social gatherings, parang yan ang kanyang binrek. Dahil sobrang, sabi nga eh, mali na yung tinutumbok ninyong kaparaanan ng pananampalataya. Parang pati yung mga sinusundan ninyong namumuno sa pananampalataya, bato-bato sa langit. Parang mga kulto na yan. Sila na pinapanginoon nyo, di ba? Sila na ginodiyos nyo, hindi silang Diyos, ako! Oh, kita nyo? Ngayon ba merong sumigaw ng stop? Wala, di ba? Yung bang sumigaw ng stop lumabas at pinalayas niya yung COVID-19? Hindi rin. Wala nga, hindi nga siya makita. Kasi baka may humawak sa kanya. Yung mga nangangaral na nasaan ba? Wala din. Ibig sabihin, above us all, meron hong talagang pag nagpaparamdam. Kasi kung ito talagang salot sa buong mundo na ang punteriya ay lahat, pati hayop, tatablan ng virus. Hindi ba kayo nagtataka? Amen. Hindi ba kayo nagtataka? Di ba? Airborne yung virus o by touch. Bakit pag hinawakan nyo yung mga pets ninyo, hindi naman nagkaka-COVID? Pero yung pets na sabi nga eh, si Mister, alam niyo naman, pag nalabas ng bahay, may ibang pets. Natakot, di ba? Pinangaralan din, ano? Sige, mag-pets ka dyan. Ultimo mag-asawa ngayon, no touch. Pag galing sa bahay, no touch muna. Kahit sa tao lang talaga binigay yung crisis na to, yung pagsubok. So, may ibig sabihin, yun ang analogy ko. Parang, hindi natin medyo napapansin. Di ho ba? Kung yan ay talagang parusa sa buong mundo, dahil lahat na lang ng living things, nagkaroon yan. Pero tayong primate, tayong prime living things, tayong unang nilalang ng Diyos na mayroong moral, tayong binigyan ng ganyang pagsubok. Ibig sabihin, malalim.
Makaramdam sana ho tayo. At itong pagbabagong ito ay panatili. Ako naniniwala siguro naman, hindi tatagal ang panahon. Pag medyo nagbalik yung ating moral ng pananampalataya, gitlalo pa sa ating mga sarili, na pagtanto natin kung anong klaseng pananampalataya meron tayo, hindi tayo hipokrito, hindi, walang pagkukunwari, eh, maaalis yung ano na yan eh. Yung, bakit tayo nahihintakutan na, no? Nahihintakutan, medyo na paranoid lahat, nakamas lahat ngayon. Sabi, magiging normal na, ang gaganda ng mukha natin, ang gagandang lalaki natin, ano, tapos nakamaskara ka lang, no? Pero for the meantime, sundin natin. Darating din naman siguro ang panahon na i-declare na okay na. Malinis na ang hangin, wala na kaming nakakapang virus, wala nang na-flatten na yung curve. Ayan. Pati yung curve, sana yung tumataas na curve, yung sa stock market eh. Ang na-flatting unang, ang na-flatten na curve, yung sa stock market, ano? Na-flat talaga. Bagsak ang kabuhayan natin. Sana yun ang magkaroon ng pag-angat ng kabuhayan, hindi yung ating buhay. But anyway, kung tayo buhay pa, ipagpasalamat natin. At siguro ay magkaroon din tayo ng self and self-realization and evaluation sa mga nangyayari ngayon. Uy, dami mga nagre-react pa rin, ano, mga kaibigan at mga kababayan nating nakikinig. Si Alkin Alkin, to ini talaga ng ulo. Minum ka ng malamig na tubig. Kanina pa tungayo ng tumangayaw dito sa Facebook eh. Ha? Sabi ni parang Fred Alkin, maligo ka daw. Ha? Tapos natanong lang natin yung Meralco, nag-high blood kayo yung lahat. At least nakarating na ho sa inyo. Maria Yamamoto. Kon Manua. Ay, again, Kika. Ayan, salamat po. Ireneo de la Paz. Ulitin ko lang, Marinishiyama, ha. Marami kang mga kabarkada yung bumabati sa iyo at pinababati ka rin. Huwag ka daw nagtatampo. Kilala ka daw nila. Ayan. Bakit mayroong Edwin Eusebio? May kapangalan ako. Ireneo de la Paz. Ka Edwin, God bless you. Salamat po. For your wisdom tonight, ba? Si ka Ireneo de la Paz, naniwalang may wisdom ko. Meron ako wisdom tooth. Hindi, kidding aside, pag kayo naman eh, wika nga natin, naguhuntahan lang naman tayo eh. At nare-realize natin yung mga, hindi mo naman kinakailangan ng too much wisdom. Kinakailangan mo lang ay pagiging rational thinker. Ano? Yung rational, yung alam mo yung tama't mali. Ay, hindi mo kinakailangan maging matalino sa nangyayari ho ngayon, di ho ba? Realization lang yan sa nangyayari sa atin. Na sadyang maraming nakakalimot sa atin, sadyang maraming bumibilib sa sarili, siguro na pagtanto ng higit na makapangyarihan at nakakikita sa atin ang ating Diyos na, sandali, kakalimot na kayo eh. Ha? Paistaran kayo ng paistaran, nauso lang yan, social media at Facebook na yan eh. Diyan na kayo halos yan na pinapanginoon nyo. Mas madalas yung pambasahin niya kaysa mga kasulatang ibinigay ko sa inyo eh. Ano? Siyang totoo, di ba? Updated pa kayo sa mga trending dyan. Kailan ba ako nag-trending sa inyo? Kailan ba nag-trending man laang yung aking paalala sa inyo? Yung aking sasampu yung kautusan ko. Hindi pa ninyo nasunod. Halos wika nga natin eh. Nabaluktot pang lahat. Anyway, mga kaibigan, amen. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga pinalipad ng mga puso at mga daliri at mga halakhak at iyak at ngiti, kung ano mang mga reaksyon meron mo kayo. Maraming salamat po at nakakwentuhan na naman tayo sa isang gabi ngayong May 19 of 2020. Ito'y araw na makikira lang sa atin, di na ito babalik. Kaya sana sa bawat pagpikit natin sa gabi, nare-realize natin kung ang maghapon ba'y naging fruitful, naging mabunga ba sa atin. At kung naging mabunga, pagpasalamat na natin. Kung may mga ganda ng dasal natin kanina, yun ang pinakapaborito kong part ng sa atin paalala eh. Yung kaparaanan ng pagpapatawad. Hingi ka ng hingi ng patawad sa Diyos. Hingi ka ng hingi ng ano eh. Hindi, ikaw naman di makapagpatawad. Itayin nyo kami ni Paring Fred. Dalawang beses sa linggo, nag-aaway kami. Pero pag Biyernes, bago kami maghihiwalay, nag-lips to lips kami. Nakatawa ng luko. Uuwi ng Cavite yan, pre.
Alright. Papaalam na kami ni Paring Fred. Sakala naman ang ating mga nakatulong sa pamuno ni Fred Santos sa social media. Si Asha Mariana sa ating production. And of course, yung mga Metro Patroller na hindi ako kinalimutang samahan. At si Fred Villamala Sr., yung aming mga broadcast engineers and technician sa transmitter. At sa ating mga himpilan sa buong bansa at buong mundo na nakikinig naman sa modern technology through Facebook Live at YouTube. Maraming salamat mga kaibigan. Ako po si Edwin Eusebio. Hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi nawa pong sumaten. Bye! Balita na! Servisyo pa!